Tia, may tanong. Emma. Galing mo. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Second vlog po natin, second reading vlog. Mag-ano lang po tayo, sandali lamang po at subukan ko pong mag-live dito po sa ating TikTok. Babaguhin ko lang po yung aking pong title. So anyway, magandang gabi po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin for today ay self-discipline and success. So, wait lamang po at akin pong okay. Live lang po ako sa TikTok ko. Morning po sa lahat. Ayan. Good evening po sa ating lahat. At live po tayo right now sa atin pong YouTube channel, Facebook page, and sa atin pong TikTok, kung saan ay atin pong pag-uusapan, no, ang isa na naman pong topic natin. Share ko lang po yung aking Google Slides. Kensyan at galing po ako ng Zoom meeting kanina, kaya na-late ko pong iset yung atin pong ano. Yun. Share ko lang ang ating screen. Magandang gabi rin po sa TikTok. Ang atin pong discussion right now ay about po sa reading. So, nag-commit po tayo para sa atin pong reading. And, yan. So, ang atin pong pag-uusapan right now ay ang atin pong ano, ang self-discipline and success. So, yan. Wait po at iseset ko lang yung aking ano, yung aking Facebook profile po ha. Naka ano lang po ito. Naka private. So iseset ko lang ang audience ko into public. Yun. So we good to go. Pag-uusapan po natin yung self discipline and success. Ano po ba yung connection nito? Kagaya po ng ating mga sharing, no, yung sharing ko po kagabi, no, yung miracle of self-discipline. By the way, para po sa first time po na nanonood right now, no, so ito po yung ating commitment. In fact, bumubuo po tayo ng reading community. So meron po tayong ginawang private community. Kanina, sinimulan ko po kanina, no, yung atin pong reading community na kung saan tayo po ay may babasahin na certain books po, no, na pwedeng makatulong po sa atin para po sa ating dagdag kaalaman, and bukod doon syempre yung ating learning experience sa binabasa po nating libro. And yung ginagawa naman po natin right now is i-share po natin kung ano po yung natutunan natin doon sa atin pong binasa. At yun po yung ating gustong may impart sa bawat nanonood po, no, kasi very important po na magkaroon po tayo ng habit of reading. Kasi sabi nga ni Late Jim Rohn, no, ulitin ko na lang din yung na-share ko kagabi, no, formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. So meaning to say, hindi po natatapos sa atin pong sa pagka po tayo ay nag-graduate na ng certain profession. Hindi po natatapos doon ang learning. In fact, ako po sa aking pong paniniwala, doon pa lang po nagsisimula ang tunay na learnings after po ng ating basic education. At kung ano man po yung natapos natin, enough yun para tayo ay mabuhay financially ng maayos. Pero yung mga dreams po natin ay madalas po, syempre, nakukuha po natin yan sa self-education. At isang part po ito, hindi ko sinasabi na totally ito na yung buong part ng magiging success natin. Kumbaga isang part lang ito. At kapag tayo ay nagkaroon ng habit, kumbaga ang concept at analogy lang po ng reading is you sharpen your mind. Para po yung exercise, no. Ang exercise is ano po yan, kumbaga tuloy-tuloy po yan, it's a lifetime habit, no. Ganun din naman po ang reading. If
if exercise is to the body, eh ang reading naman po is to the mind. And kailangan po nating sinasharpen palagi ang ating mind through reading. At hindi lang basta reading, kung hindi dapat yung binabasa po natin ay something of value na meron po tayong nakukuha. Diba? Sabi nga is our mind is like a garden. So imaginein po natin kung ang ating mind is like a garden, ano bang tumutubo dyan? Diba? Tumutubo ba dyan mga damo? O tumutubo dito yung mga halaman na namumulaklak? Diba? Kasi every single day, either ang information na nakukuha natin ay nakakatulong sa atin mentally or hindi nakakatulong sa atin mentally. Diba? Kasi may mga negative na information na pwede tayong ma-acquire every single day. At dapat piliin po natin kung ano yung ilalagay natin sa garden na yan. It is our garden of mind. So kaya po importante yung reading. And nakita ko rin itong platform na to na maybe I can share then yung habit na nagbabasa and then kung ano man yung learnings doon ay i-share ko din through this kind of vlog wherein marami yung pwedeng maki-join, sumabay sa ating pagbabasa at might as well sila din mismo ay matuto. So ito is out of passion na lang din na nasi-share natin kasi somewhat siguro baka merong makarinig o makapanood na pwedeng makapulutan nila ng aral. Kasi ako mismo nabago ang buhay ko dahil po sa pagbabasa. Especially doon sa akin pong sales career, sa real estate career, nakatulong sa akin para magkaroon ako ng strong mentality. And yung mga skills na kailangan ko, like communication skills and other type of skills, na-acquire ko through reading. Especially yung pagkakaroon ng tamang mindset. Kasi anumang industry ka nasaan right now is very important na magkaroon ka ng tamang mentality. Kumbaga 80% talaga psychology, so about mindset. So 20% lang talaga ang about skill set. Kaya yun po yung importance ng ginagawa po natin. So pumunta po tayo dito sa ating pong vlog number 2. No? Kung kahapon, nandun po tayo sa introduction about yung miracle of self-discipline. Ano ba yung importance ng self-discipline. So dito, expound lang natin ano naman yung relationship ng self-discipline and success. No? Ito, basahin lang po natin. No? Your success in life depends more on the person you become. Emphasize ko lang po. Ah. Your success in life depends more on the person you become than on the things you do or acquire. Than on the things you do or acquire. Sabi nga ni Aristotle, the ultimate end of life is the development of character. Kagaya ng ine-emphasize ko sa amin sa real estate, no, na yung mga nag-join na partner agents po natin sa real estate, ang ine-emphasize ko palagi, hindi yung benta, hindi yung kotse, hindi kung anuman ang ma-acquire mo like house, ang pinaka-importante, bakit ka nag-real estate? O bakit ka nag-join sa amin sa RR City Realty? Kung hindi, yung ikaka-improve mo as a person. Kasi kahit hindi ka magtuloy-tuloy sa industry na to, magagamit mo yung mga natutunan mo, hindi lang doon sa personal experience mo, kung hindi yung learnings mo din na nakuha maybe through sharing ng ibang agents o through your mentors. Yun po lang ang pinaka-importante na it's who you become in the process. Kasi ano man yung mga material things na ma-acquire mo is just a byproduct of you. It's just a byproduct of you. Kasi kahit naman bigyan mo ang isang tao ng let's say ganito karaming pera o let's say 1 million or maybe 2 million, if he is not the right person for that money, ma-squander or mawawala din sa kanya yon. 'Di ba? Kasi hindi naman siya yung nag-acquire noon, 'di ba? Kaya pinaka-importante na i-build talaga natin sa isang tao yung being niya. Ikaw mismo as a person, nag-improve ka ba? Naging better ka ba as a person? Kaya ito rin yung ating ginagawa right now, no? Na tayo, kung halimbawa kayo nakita nyo itong value ng reading, ng pagkakaroon ng learnings sa ating pagbabasa, pwede kayong sumabay para kayo mismo ay mag-improve at ma-develop ang sarili po ninyo. So yun po yung aking akin ding advocacy, no? So kung sasabayan niyo po tayo dito sa ating advocacy na to.
So bakit ba mas matagumpay yung ibang tao kaysa sa mas nakararaming tao? So yun yung ating tanong kahapon, no? At yun naman po yung ating tinalakay. So dito, okay, sabi ni Plato, the first and best victory is to conquer self. So meaning to say, it all boils down sa ating sarili. Yung improvement ng ating sarili. Do your own thing. Ano bang ibig sabihin ng do your own thing? Okay? Kumbaga, ang tinatalakay natin dito, yung self-discipline at success. Alam nyo yung isang portion ng success, no, na masasabi ko na nare-relate ko rin sa buhay ko is ito. A popular definition of success is being able to live your life in your own way. Living your life in your own terms. Diba? Masarap yata yun, no, na nabubuhay ka sa on your own terms, na hindi mo kailangan mag-report sa boss mo. Hindi ko sinasabi na mag-resign ka sa trabaho. No? What I mean is, what if dumating ka sa point na hindi mo na kailangan magtrabaho? Kasi halimbawa, may natutunan kang certain skills, like selling skills, na marami ka ng ginrow as a person, kaya marami ka na rin kinita, na hindi mo na kailangan ng regular na trabaho. You are living your life based on your own terms. Like for me, hindi ko kailangan mong pumasok ng regular na trabaho, kaya kong kumita sa sarili kong kakayahan nang hindi nagtatrabaho, di ba? I'm living my life on my own terms. Depende kung ano yung gusto kong gawin na walang nagdi-dictate sa akin. So I think yun ang isang essence din ng tagumpay, no? Doing only those things that you want to do, yung mga gusto mong gawin. Ako, kagaya nito, ito yung mga isa sa gusto kong gawin, mag-share ng aking knowledge, learnings, and experiences with the people who you choose in the situations you desire. So yan ang isang popular na definition ng success. Living your life on your own terms or on your own way. The biggest thing that holds you back from moving in the direction of your dreams is usually your favorite excuses and lack of self-discipline. So kaya tayo, ang pumipigil sa atin sa tagumpay ay yung ating mga excuses at yung kawalan natin ng disiplina. Kaya I really admire yung mga nasa sports. I really admire yung mga athletes kasi yung kanilang work ethic pagdating sa kanilang craft. Kasi hindi ka po pwede na sa arena ng sports, let's say maybe sa boxing or sa basketball, hindi ka pwede na kulang ka ng disiplina doon. Hindi pwede na marami kang excuses para mag-practice ka. Kasi matindi ang competition doon. Diba? Matindi ang competition doon. Baka nga sa amateur pa lang, hindi ka na makarating ng professional. Kung kulang ka ng discipline and palagi ka ng maraming excuses sa sarili mo. Pero hindi nakikita o hindi nare-realize ng karamihang tao na napaka-importante sa atin yung self-discipline kagaya ng mga sports people. If we can only apply yung self-discipline gaya ng mga nasa sports into sales, into business, kung anumang meron ka right now, I think and I believe na magiging tremendous yung magiging resulta mo sa pagbebenta at sa negosyo. Eh kasi iniisi-isi lang din natin talaga eh. Akala, hindi natin sineseryoso yung ating pinapasukan na career. Halimbawa, ikaw, nagtatrabaho ka right now, sinubukan mo mag-part-time maybe sa network marketing, direct selling, or insurance, or maybe sa amin, sa industry namin, real estate as a real estate agent. Pero gaano mo sineseryoso yung ginagawa mo na part-time right now? Do you have the discipline para ituloy-tuloy at gawin yung best mo para dito? Diba? Kasi kung wala, ito yung nag-hold back sa atin para ma-achieve natin yung certain goals natin sa ating ginagawa. It's not that you don't know what to do, but rather that you don't have the discipline to make yourself do what you should do, whether you feel like it or not. Iyan ang discipline. Ang self-discipline is kahit hindi mo feeling na gawin, ginagawa mo pa rin. Kagaya ko, ano, halimbawa, ngayong araw na to, I'm very busy today, no? Ang dami kong
ginawa, no? Tapos before this, may natinan pa ako na Zoom meeting. Kanina parang parang pagod na yung pakiramdam ko. Tapos parang gusto kong magkaroon ng excuse na wag na lang kaya ako mag-live. Pero hindi ako pwedeng hindi mag-live kasi nga ano, nakaset na ito. A week ago, nakaset na ito eh. So wala kong dapat i-excuse ngayon, di ba? Whether I feel okay or not okay, we go live, no? So yun ang sinasabi ko. Hindi sa hindi natin alam yung gagawin natin. Kung hindi, alam natin yung gagawin natin, pero ayaw nating gawin or nagbibigay tayo ng excuses para gawin yung bagay na yun. Pero ang totoong tao na successful, na merong self-discipline, eh kahit hindi niya feel gawin, gagawin niya. At tingin ko ganun din naman sa mga nasa sales especially, no? Kahit takot ka, kahit first time mo makipag-usap sa tao, di ba? Kailangan mo makipag-usap whether natatakot ka o hindi. Kasi yun yung only way. Kumbaga parang kailangan mong tumalon sa tubig para malaman mo kung ano yung kung ikaw ba ay marunong lumangoy or what, di ba? So wala ka ng choice kapag halimbawa tinulak ka sa tubig. So ipilitin mong lumangoy. So parang ganun yung dapat gawin na whether you feel like it or not, gagawin mo. At isa yun sa essence din ng pagkakaroon ng ano, no, doing the things that on your own term. Eto guys, itong susunod ko pong i-discuss, napakaganda po nito. Especially kung kayo po ay nasa sales. Join the top 20%. Join the top 20%. Yung relationship ng self-discipline and success, isa ito. So basahin po natin. In our society, the top 20% of people earn 80% of the money and enjoy 80% of the riches and rewards. Top 20% of people earn 80% of the money. Sa sales na lang, sa amin, huwag na tayong lumayo sa real estate na lang. Very true po yan. Kami as a realty company, nakikita ko yung mga commissions ng mga agents. Of course, kami yung nagko-compute niyan. Alam mo na yung mga top 20 salespeople, sila yung kumikita ng malaki. Yung 80% of salespeople, 20% yung kanilang pinaghahatian. So yung goal mo bilang isang salesperson, ang first goal mo sa career mo, hindi man sa real estate, is to get into the top 20% of your chosen field. Bakit? Kasi top 20% earns the 80% of the money. Di ba? Top 20% of people in the world handles the 80% of money. Ito yung Pareto principle. 80-20 rule palagi, no? Halimbawa, even sa customers natin, no? Top 20% of our customer, they bring the 80% of our sales. Sa amin, no? Top 20% of the developer, sila yung doon tayo 80% ang benta natin doon. So, it always worked that way, no? Even sa school, top 20% of students, sila yung honor, sila yung magagaling. 80-20 rule always ano applies. At ganun din sa ating kinikita sa pera. Alam nyo ba, isang shortcut na pwede mong gawin, kung hindi ka pa top 20% ng iyong industry, eh, kaibiganin mo yung nasa 20%. Kaibiganin mo yung nasa 20%. Bakit? Para makuha mo yung kanilang mentality, makuha mo kung ano yung work ethic nila. Yun yung kailangan mong gawin. Kaya lang kadalasan, naiilang tayo doon sa mga magagaling. Naiilang tayo doon sa mga top performer. Naiilang tayo sa kanila. Pero ang key is makipagkaibigan ka sa top 20%. Alam nyo ba na ang top 20%, hindi naman sila top 20% dati. Lahat ng nasa top right now, nagsimula din sila sa bottom. Sabi nga, every master was once a disaster. Naniniwala ako doon.
naniniwala po ako doon. Nanggaling din sa top, bottom, ang lahat ng top. So meaning to say, kung nanggaling ang karamihan na top sa bottom, ikaw din, eh kaya mo na from the bottom, eh pumunta ka sa top 20. And eventually, maybe top 5% of the people that earns the money sa iyong industry. Yun yung value ng Pareto Principle. Join the top 20%. Guys, very worth it. At kakailanganin mo. Kakailanganin mo lang ng matinding self-discipline. Kasi, ito, dito sa ating information age right now, premium yung knowledge and skill. The more knowledge you acquire and the greater skill that you apply, the more competent and valuable you become. As you get better at what you do, your income earning ability increases like compound interest. Ikaw mismo ang kumikita ng amount of money na natatanggap mo every month. Whether sa employment yan as a salary, or whether sa sales yan as a commission, or sa business yan as a profit. Ikaw yung kumikita niyan. At mag-i-improve lang yung kinikita mo kung i-improve mo ang sarili mo. Improve mo ang iyong mindset, improve mo ang iyong skill set, at yung iyong character, yung iyong attitude. The moment na yan ay in-improve mo, eh mag-i-improve din ang kinikita mo. Pero paano ka mag-i-improve? Unang-una dito. Kaya importante, ang nagbabasa, o maybe hindi ka okay doon sa physical book, maybe sa e-book, o maybe sa audiobook. Kagaya natin sa ating ginawang community, e-book, yung ating sineshare. Para free, para wala kayong babayaran. O maybe audiobook, o maybe manunod ka lang, i-search mo lang naman sa YouTube, manood ka ng specific topic. So very important na ito yung i-improve mo. I-develop mo yung tamang mentality. Kasi magkakaibang perspective. I remember a story. Dalawang magkapatid. Pareho sila ng environment na kinalakihan. Nasabihin ng karamihan na malaking factor ang environment. It's right. Malaking factor ang environment. Yung kinalakihan mo. Sa pag-hone mo in your being. It's true. Totoo po yun. Pero pwede siyang magkaroon ng ibang impact sa dalawang tao. Dalawang magkapatid, magkalapit lang ng edad, lumaki sa isang family, especially sa parents, sa magulang na criminal. And yung dalawang magkapatid na yon, na hindi nakakalayo ng edad, yung isa, it ends up also in jail, pero yung isa naging successful sa buhay. Pareho ng environment, pareho ng kinalakihan. Kasi magkaiba sila ng perspective sa buhay. Yung isa, syempre, mas sinunod niya yung kanyang father. Diba, kumbaga, sinisi niya yung mundo, sinisi niya yung kanilang lugar, yung mga tao sa paligid. Pero yung isa, ginawa niya yung motivation na mabago at magkaroon siya ng ibang buhay. So sometimes it's a matter of perspective mo din. Kung ano yung nandito sa isip mo. Pwedeng nasa environment ka ngayon na tingin mo is a hell. Pero kung babaguhin mo yung perspective mo, sabi nga kung kaya mong baguhin yung environment, pwede kang umalis at lumipat. Pero kung hindi ka makaalis sa environment mo, baguhin mo yung perspective mo para doon. Gawin mo siyang inspiration, yung environment na yun. Kasi mahirap makaalis. Even ako, kami po ay lumaki sa mahirap na pamilya. At yung environment na kinalakihan ko ay mahirap. So hindi ka makakaalis doon sa mahabang panahon. Pero gumagawa ka ng mga paraan para dumating yung panahon na magkaroon ka ng ibang environment. Pero habang hindi ka makaalis sa environment na yon, eh baguhin mo yung perspective mo. Baguhin mo yung pananaw mo. Na maybe, gawin mo yung inspirasyon. Gawin mo yung motivation na dumating yung panahon, you hold to your dreams na dumating yung panahon, eh may mababago din sa buhay mo. Diba? Para yung feeling, eh hindi yung palaging nasa hell ka, parang ganun. Okay? So, yun po yung kailangan natin gawin. Susunod po natin ay all of us start with nothing. All of us. Nagsimula po tayo sa wala. Interestingly, almost everyone start out the same in life with little or nothing. Pero yung tanong nga, yun nga yung tanong, no? Yung palagi nating sinasabi, no? Pwedeng
may mga kasabay ka dati, mga kaibigan, kaklase, pero bakit after certain period of time, certain period of years, magkakaiba na ng buhay. Maraming factor, at isa nga dito yung self-discipline. This means that most individuals started with little or nothing and earned everything they own in their current lifetime. So lahat tayo nagsimula sa wala. Interestingly, meron akong nabasa dito rin, no? I think sa mga susunod 'yon, pero gusto kong i-share ngayon, no. Ang sabi dito, kailangan maging mentality mo na hindi naman talaga mas magaling sa iyo yung ibang tao, or hindi ka naman din talaga mas magaling sa ibang tao, o sila mas magaling sa iyo. Ang katotohanan lang ay posible na nauna lang sila. O maybe halimbawa sa particular subject, no? Kung siya ay naunang mag-aral doon sa particular subject na yun, mas mukha siyang may alam doon sa subject na yun. Mas magaling siya as far as the subject is concerned. Pero ibig sabihin, nahuli ka lang sa pag-aaral na yun. Kaya ikaw mismo, kung wala kang disiplina sa ngayon at gagawin mo sa sarili mo na magkaroon ka ng disiplina para maging ka doon sa maybe sa inuudulo mo, eh kung mag-prepare step ka lang right now at continuously gagawin mo yon every single day, weeks, months, and years, makakarating ka din kung saan ka patungo doon sa pangarap mo na yun. Maybe nahuli ka lang. Maybe hindi ka kasi nag-take action. Diba? Nauna lang sila. So pag naging ganun yung mentality mo, palagi may pag-asa. Kasi minsan, ang tendency natin ay, ang yaman na nito, ay, sobrang financially successful na ito, wala na yata akong pag-asa sa buhay. Pero, kailangan mong ma-realize na they are 100 steps ahead of you. Nauna sila at nahuli ka lang. Pero kung ikaw ay mag-step 1 hanggang sa step 2, makakarating ka din sa step 100. Kung ikaw ay magsisimula na at magpapatuloy hanggang sa ma-achieve mo yung pangarap. So, nauna lang sila. Okay? Susunod po natin, hard work is the key. Palagi naman po iyan. The indispensable requirement for hard work is self-discipline. Self-discipline. Lasting success is possible only when you can discipline yourself to work hard for a long, long time. Why is it that some people are more successful in selling than others? Bakit ba mas successful sila? Kasi nga, mas may discipline yung iba. Imaginin mo yung sinasabi ko kanina na even sa Pareto principle, no. Kung ikaw ay very disciplined person at ginagawa mo, let's say, some of your activity or priorities every single day, kagaya nito pagbabasa. Na-share ko na ito nung unang vlog po natin kagabi, no. If you will just read, let's say 30 minutes of your time every single day. If you will commit to learning at least 30 minutes per day, 30 minutes to 1 hour, how many hours have you devoted in 1 year? If 1 hour per day, that is 360 hours in 1 year. How many days is that? Ilang araw yun? Gano'ng karami yun? Kung ang working hours lang per day ay 8 hours, that is more than 40 days na nag-aral ka araw-araw, parang ganun, pag inaccumulate mo. Equivalent for one year. Kaya, yung iba, mas successful dahil mas hinuhun nila yung mindset nila sa skill set nila every single day. Every single day. Kaya ang kailangan natin gawin, kagaya nung sinabi ko kanina, para maging top 20% tayo, kailangan nating i-develop yung sarili natin. At self-discipline ang kakailanganin natin. Self-discipline ang kakailangan natin. Kasi otherwise, kung nasa bottom 80% tayo, parang leftover lang ang meron tayo palagi. Parang leftover lang. Parang kung ano lang yung meron tayo na sapat-sapat lamang. Pero ang pangarap natin, nandun sa pagiging top.
Kaya kailangan po natin na ng self-discipline para tayo ay mapunta sa top. Great law. Ito po ang law. Related po ito sa lahat, no? Iron law of the universe. The law of cause and effect or sowing and reaping. This law says that for every effect, there is a specific cause or series of causes. This law says that if you want to achieve success in any area, you must determine how success is achieved in that area and then practice those skills and activities repeatedly until you achieve the same results. The same results. Kasi, cause and effect. So, meaning to say, kung meron ka mang tinitingala o ina-admire na successful person na yung buhay niya ay ganun yung gusto mo na buhay. Not necessarily the same, no? Pero I mean yung concept, yung principles doon na ganun ang buhay na maybe financially free siya, ganyan-ganyan. Yung ginawa niya para maging successful, para ma-achieve niya yung certain result sa buhay niya, merong cause yun, di ba? Yung ginawa niya. Yung mentality niya, yung mga actions niya. So, ang sinasabi lang sa cause of an effect, yung effect, yung resulta niya sa buhay, meron siyang ginawa, yung cause. Kung gagawin mo lang yon, magkakaroon ka rin ng same results eventually. Eventually, kung gagawin mo. At ito ay kasama ang pagkakaroon ng self-discipline. Diba, imaginein mo, yung hindi lang sa pagbabasa ng libro na example ko kanina. O maybe sa pag-create ng marketing activities mo. Imagine mo kung ikaw ay very consistent every single day. You create one video per day. So meaning to say, makakapag-create ka ng 300 videos in 1 year because of self-discipline, because of work ethic. While most agents, baka nga hindi sila makagawa ng isang content in 1 week. O let's say makagawa sila ng isang content in 1 week. How many weeks in a year? 52. 52. O 300 versus 50. O sinong mas merong edge? Sinong mas merong edge? Yung may consistency. Yung everyday. So kung ganun lang din ang ginagawa ng mga successful people, I'm not saying na exactly na ganun. I mean yung concept. If they outwork you, if they out-improve you, if they out-strategize you, kung yun ang ginagawa nila, why not do the same? Sabi ko nga sa mga sharing ko minsan, no, sa pag may mga kausap ako na agents, hindi naman ako pinagpala sa mukha, no? Hindi naman tayo, hindi kagandahan yung ating itsura, hindi tayo artistahin, ganyan-ganyan. Pero dapat, hindi ka man lang ma-outwork. Huwag kang pumayag na ma-outwork ka ng iba. Diba? Kulang na nga tayo sa face, kulang na nga tayo sa maybe sa talent. Tapos, mas masipag pa sa'yo yung may talent at may muka. Huwag ganun, diba? Dapat mas masipag ka, huwag ka na lang matalo sa kasipagan. Huwag ka na magpatalo sa kasipagan, talo ka na nga nila sa ibang aspeto eh. Doon pa naman sa kasipagan, magpapatalo ka pa. So dapat ganun yung mentality. Yun ang self-discipline. If they are working 8 hours a day, why not work 10 hours a day? Work more than they do. Kasi nga mas may talent sila, kasi nga mas may itsura sila sa iyo. Huwag ka na magpatalo doon, huwag ka magpa-outwork. Huwag ka ring magpa-out-improve. Kung ang iba nagbabasa ng libro once per month, edi once per week ka. O yung iba once per year. O isa lang binasa nilang libro sa isang taon. Eh kung ikaw magbabasa ka ng isang libro sa isang buwan, 12 books in 1 year. Oh, you out-improve them. You learn more than them. Di ba? Eh pero kang kaya mo ng 1 book per week. Ano magagawa noon? Di ba? 1 book per week, that is 50 books in 1 year, 52 books in 1 year. That's a lot. Ang dami mong natutunan doon. Di ba? So doon lang, out-improve. Out-strategize, di ba? Yung mga certain strategies. Maybe umattend ka ng seminar, may natutunan ka, in-apply mo ngayon yun sa sarili mo. You keep on improving, you keep on innovating.
and you outlast. You outlast. Importante dito sa law of cause and effect. Outlast. Ano ba yung outlast? Kung ang iba, 3 months pa lang, nagku-quit na, sir, hindi yata para sa akin ng real estate. Ikaw ba nag-enroll ka ng college, 3 months pa lang, sasabi mo, hindi yata para sa akin ng college. Hindi yata ako papasa sa kurso ko. Kung pwede ba yun? Alam mo na 4 to 5 years bago mo matapos yung course mo. So meaning to say, kapag pumunta ka sa particular career, kagaya ng sales, o kagaya ng nasa real estate, it takes some time para matutunan mo. It takes a lot of time para magkaroon ka ng tamang mentality and yung mga skill set na kailangan mo. Ganun din para din kurso. 4 to 5 years. Why not a lot 4 to 5 years in your chosen industry? Diba? So yun yung nakakalungkot, no? Parang yung ibang 1 month pa lang, 2 months. Sirin, hindi yata ako magsasucceed dito. Paano hindi magsasucceed ikaw? Eh, minsan ka lang nagpunta sa site. O, halimbawa sa mga nasa sales, no? Minsan ka lang nagpunta sa site. Minsan ka lang umattend ng meeting. Minsan ka lang umattend ng training. Hindi mo na inulit. Tapos sasabihin mo, hindi ka magsasucceed. Eh, baka nga kung sa sports, baka nga amateur, hindi ka patanggapin dahil sa work ethic mo, eh. Dahil sa mentality mo, eh. So, yun ang law of cause and effect, no? Tingnan natin, ito yung gusto mo, pero ano bang binibigay mo? Pero ano bang effort ang binibigay mo? Diba? So yan ang great law, cause of effect. Para ma-achieve mo yung gusto mo, eh meron ka dapat corresponding effort. Okay? Success is predictable. Ang tagumpay, very predictable. Success is not an accident. Sadly, failure is not an accident either. You succeed when you do what other successful people do over and over until these behaviors become a habit. So, hindi accident ang tagumpay. Ang failure, hindi rin accident. So, tayo nagtatagumpay kung gagawin lang natin kung ano man yung ginagawa ng mga nag-succeed in terms of their mentality, in terms of their skill set, in terms of their work ethic, in terms of their self-discipline. Yun po ang kailangan nating gawin. Very predictable ang tagumpay. Kung gagawin mo lang, halimbawa, nasa real estate ka, tignan mo, ano ba yung ginagawa ng mga top salesperson? Top salespeople. Ano ba yung ginagawa nila? And then, gawin mo yon on your own way. On your own style. Hindi mo naman kailangan ikopya as in pareho nung kahit pagsasalita. Hindi ganun po. I mean, kukopyahin mo yung principles behind doon. Kukopyahin mo yung principles. Kung sila masipag, gumigising na maaga, as late na natutulog, ganun yung work ethic nila, yun ang gayahin mo. Yung work ethic ang gayahin mo. Yung mindset ang gayahin mo. Sila ba ay very optimistic rather than pessimistic? O yun, yung pagiging optimism nila. Pagiging optimistic nila ang gayahin mo. Diba? So ganun lang po. Nature is neutral. Nature does not take sides. Neutral po ang nature, ha? Nature doesn't care. What happens to you is simply a matter of law. The law of cause and effect. Subukan po ninyong tumalon sa building. Anong law ang meron doon? Law of gravity. Babagsak at babagsak ka. Walang pakailam ang law of gravity. Kung ano man ang gender mo, kung ano man ang edad mo, kung ano man ang profession mo. Basta law of gravity, babagsak ka. Pagka tumalon ka, babalik ka sa lupa. Babalik ka sa ground. Yun ang law of gravity. Ganon din po ang law of cause and effect. Wala siyang pakialam. Kung ikaw, halimbawa, best example na siguro sa health, eh kung patuloy ka sa bisyo mo, yun yung cause. Eh later on, magkakasakit ka talaga. Kung patuloy mong inaabuso ang katawan mo, yun ang cause, eh magkakasakit ka talaga eventually. Regardless kung anumang estado mo sa buhay, o kung anumang profession mo, kung inabuso mo yung sarili mo, di ba? So, yun, nature does not take side, nature is neutral. Ayun po ang ibig sabihin nun. Okay? Let's move forward. Dito po sa ating the secret of success. Actually, na-share ko ito sa aking post din ng quote, no? Ito yung 3 requirements ng tagumpay. Ito, very favorite ko to na sineshare palagi. Yung
3 key ng success. First, decide exactly what it is you want in life. Ano bang gusto mong ma-achieve? Ano ba yung mga pangarap mo? Ano ba yung mga goals mo sa buhay? Decide exactly. In fact, kailangan mo talagang ilista, no? In written pa talaga yan. Kung ano yung mga gusto mong ma-achieve. Once na-determine mo na kung ano yung mga gusto mong i-achieve sa buhay, maybe nakakategorize pa yun, no? Financial. Halimbawa, financial, kung very detailed ka, maybe financial mo ay magkaroon ka ng X amount of money. Let's say, 5 million in my bank account. 5 million in my stock portfolio. Okay. 10 million in my real estate investment. Malinaw na ganun. Diba? Yun yung una. Pangalawa, second, determine the price that you are going to have to pay to get the things what you want. So, paano ba akong magkakaroon ng 5 million in my bank account? Paano ba akong sa financial aspekto, ha? Okay. Paano ba akong magkakaroon ng 10 million real estate portfolio? Ano yung ngayon yung mga gagawin mo para ma-achieve yun? List mo yung lahat ng pwede mong gawin para ma-achieve yun. Mag-join ako as a real estate agent. And then, magbebenta ako ng 200 million worth of real estate o 500 million worth of real estate para magkaroon ako ng 10 million na commission. Ngayon, para makabenta ako ng 500 million, ito yung mga gagawin kong marketing activities. Okay, ano yung gagawa ko ng presentation, attend ako ng mga trainings, kakabisaduhin ko lahat ng mga pasikot-sikot ng real estate, magko-content creation ako, nakalista lahat yun. Yun yung price that you have to pay kasi gagawin mo lahat yun. Gagawin mo yung mga bagay na yun para ma-achieve mo yung dreams na yun. So, merong presyo ang bawat pangarap natin sa buhay. Ang tanong, are you willing to pay that price? To pay that price. And third, this is the most important, sabi nga, resolve to pay that price every single day. At paying the price requires self-discipline. Self-discipline. Baka 3 months, wala ka na. Baka 3 months, suku ka na. Okay? Everyone wants to be successful. Everyone wants to be healthy. Everyone wants to be happy, thin, and rich. But most people are not willing to pay the price to become wealthy, to become successful, to become healthy, to become happy. Most of us are not willing to pay the price. Hindi tayo willing na mapagod, hindi tayo willing na mainitan, hindi tayo willing na mapahiya, hindi tayo willing na mainjan ng client, hindi tayo willing na ma-disappoint, hindi tayo willing na maranasan yung mga yun. So we are not willing to pay those prices. At kapag hindi ka willing, hindi mo ma-achieve yung dreams mo talaga. Occasionally, they may be willing to pay part of the price, but they are not willing to pay the full price. Ako, marami na ako na-encounter na agents na nagsumubok sa real estate. Okay naman na na-experience nila yung iba, okay, kaya nilang pagdaanan, pero pag naka-encounter na sila ng mas malalaking challenges, maayaw na sila. They are willing to pay the part of the price, but they are not willing to pay the whole price. It's a package. Hindi pwedeng ito lang yung kailangan ko i-address. Hindi pwede pong ganun sa buhay. Especially sa pag-achieve ng pangarap. In short, pay the price. Pay the price of success in advance. Actually, yung ginagawa mo halimbawa ngayon, like halimbawa kung magbabasa ka ng libro, you are paying the price of success in advance. Kasi dinidevelop mo, inuhon mo yung sarili mo. Inuhon mo yung sarili mo. Next, learn from the experts. Importante, learn from the experts. Yung mga certain skill set na wala ka, you can learn from the expert. The second most important success principle after self-discipline is that you must learn from the expert. You will never live long enough to learn it all for yourself. So kulang tayo ng panahon para matutunan ng lahat. Kaya yung iba, pwede natin. Kaya nga yung iba, may nag-attend ng seminar. Kasi nandun na yung tinuturo ng nagpapa-seminar, pag nag-trial and error ka, matagal mo matutunan. Diba? Become a lifelong student of your craft. So, dito,
favorite ko talaga dun sa sports, no. Ito, ang ganda nito. Mental and physical fitness need to be ongoing. Achieving success is like achieving physical fitness. It is like bathing, brushing your teeth, and eating. It's something that you need to do continuously every day. Achieving success is a journey. Tuloy-tuloy po yun. Halimbawa, ako, majority ng sinet ko na goals 10 years ago, na-achieve ko na, majority. But meron ulit mga goals na pinapanganak, no? Meron ka ulit sineset na mga bagong goals. So, continuously yon. Continuously yon. And yung self-discipline mo, dapat continuously din. Kagaya ng physical fitness. Once you begin, you never stop until your life and career are over and you have achieved all the success you desire. Becoming an expert in your field, continually upgrading your skills. Continually upgrading your skills. If you stop exercising for any period of time, you don't maintain your fitness at the same level. You begin to decline. So kaya nga, sa katawan natin, kung di tayo nag-exercise, di ba nagde-decline yung ating physical fitness. Ganun din po. Ganun din po ang ating journey to success. Na kailangan po tayo ay parang sa physical fitness natin, kailangan everyday siya. Hindi siya pwedeng pinipili lang. Okay? Become all you can be. The practice of self-discipline enables you to change your character, to become a stronger and better person. Imagine niyo, no, halimbawa, let's say, ang self-discipline na ginawa mo ay pagbabasa ng libro. Imagine mo, araw-araw mong ginawa yun. Dami mong matutunan doon. Yung work ethic mo, malamang, ang tindi noon. Halimbawa, unang gagawin mo sa araw, bukod sa halimbawa sa pag-pray, sa pagbabasa ng Bible, basa ka na ng libro, alaki na mababago sa'yo. Hindi mo nga makikilala yung sarili mo after 1 year kung everyday ka magbabasa. The greatest benefit you enjoy from exerting self-discipline in the pursuit of your goals is that you become a different person. The rule is that to become someone that you have never been before, you must do something that you have never done before. So, ibig sabihin, kung gusto mong maging sa hindi ka pa yung ikaw, kailangan mong gawin yung bagay na hindi mo pa ginawa. O kung gusto mong ma-achieve yung certain things na wala ka pa, kailangan iba yung gawin mo. Kumbaga, pareho din to ng concept ng insanity is doing the same things over and over again and expecting different results. So, ibig sabihin, nag-expect ka ng ibang resulta, nag-expect ka na dumami pera mo, pero pare-pareho lang naman yung ginagawa mo. Kumbaga, parang umaasa ka lang sa sweldo mo, ayaw mo namang matuto ng ibang part-time or ibang sideline, eh hindi talaga lalaki yung income mo, di ba? So, ganun. So, ibig sabihin, para ma-achieve mo yung certain things na hindi mo pa na-achieve before, kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo pa ginawa before. So, yun lang po ang ibig sabihin nun. Okay? By practicing self-discipline, you become a new person. You become better, stronger, and more clearly defined. So, become all you can be. Kasi, ang success, the success is its own rewards. Ito na po yung last natin. The greatest reward of success is not the money you make, but rather, the excellent person you become in the process of striving toward success and exerting self-discipline every time it is required. Emphasize ko, hindi yung money na kikitain mo, kung hindi yung excellent person that you become. The excellent person that you become. So, dun po tayo after. Yung ginagawa natin right now ay para po dun. Sa ating ikaka-grow, ikaka-better as a person. Kaya po tayo magbabasa, kaya po tayo magkukontinuously learn every single day so that you become a better person today compared yesterday. If you will just become 1% better every day, ito po, sure po ito na magbabago ang kikitain mo. Kasi magkakaroon ka ng ibang ideas. Pag nagkaroon ka ng ibang ideas, susubok ka ng ibang pagkakataon. Susubok ka ng ibang opportunities. At pag sumubok ka ng ibang opportunities, pwedeng doon ka magkaroon ng tagumpay. Dahil lang, naging better ka as a person, may natutunan ka, nagkaroon ka ng idea,
nagkaroon ka ng bagong perspective, nagkaroon ka ng bagong concept. At dahil doon, mas tatapang ka na sumubok ng ibang bagay. At pwedeng yun ang magbabago ng buhay mo. Ako sa loob ng almost 20 years mula po nung ako ay gumraduate ng college sa accountancy, bilang accountant, dami na tayo sinubukan. At sa dami ng sinubukan natin, mas marami po yung nakabiguan. Mas marami yung luha na tumulo dahil sa kabiguan. Pero dahil sa continuous learning, nagkaroon tayo ng mga bagong pananaw, bagong perspektibo na nagamit natin para mahanap natin yung tamang oportunidad at tamang industry para sa atin. At doon tayo nagkaroon ng tagumpay. At sa haba ng panahon na yan, masasabi ko, pinaka-best pa rin ang pag-invest ng continuous learning sa ating mga sarili. At yun ay forever na magagamit mo. At maipapasa mo kahit sa mga anak mo at kaapo-apuhan mo. Yung wisdom, yung learnings at experience na yun. At I think yun ang isa sa pinaka-importante na kaya mong ipasa. Hindi money lang ang maipapasa mo. Kung hindi yung kaalaman, kung hindi yung karunungan, yung experience na magagamit ng mga susunod na henerasyon sa iyo, ng pamilya mo. Even hindi pamilya mo, na may tao na magkaroon ng impact dahil sa pag-share mo ng kaalaman na yon. So ito lamang po ang ating second vlog. I'll see you tomorrow. Magandang gabi at salamat po sa inyo pong pagsama sa akin ngayon pong Tuesday pa lang ngayon, oh. Sorry, namin ginagawa. Salamat sa lahat at magandang gabi sa lahat. So bago po tayo mag-end, shout out muna tayo. I think kay Shea ito, magandang gabi. And kay Buddy Ruby Rosa Balde Barona ng Visayas. So kaano natin to sa bootcamp. And kay Rods Camacho, magandang gabi brother. Ang isang magaling natin na co-broker, kay Ate Jane Dado. And kay Miss Jasmine Saison. So ito lamang po ang ating sharing. Salamat sa inyo pong pagsubaybay. See you po tomorrow ulit sa atin pong sharing. At kung kayo ay may passion na magbasa, gusto niyo pong matuto at mag-improve po ang inyong kaalaman, samahan niyo po kami at sabayan niyo po kami sa aming pong pagbabasa. Tayo po na magkakasama. Join our private Facebook group community, BookBuddy PH community. Isi-send ko na lang po dito sa link para po makita po ninyo. And you can join kung talagang committed kayo na matuto at magsabay-sabay po tayo na matuto. Okay, so ito naman po ating sharing. Magandang gabi. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. At sa ating pong TikTok, magandang gabi at God bless po sa atin. Bye guys! Hindi, naiset ko kasi na 1 week. Hindi lang ako nakatulog masyado kanina. Ayun, okay na ako. Complete na ako sa TikTok.